So anong mali kapag isinisiwalat ni Pangulong Duterte ang paglaban-laban sa kriminalidad, sindikato sa droga, mga kurakot sa gobyerno? Mali ba yun, Teddy Casinio? Eh, lahat Nabi po kaya ay pwedeng magsalita dito, walang pinagbabawalan. Kayo lang ang hindi pumupunta dito. In fact, if you will be available tomorrow, Carol Araulio, ikaw, si Atom, si Franz Castro, i-accommodate naman kami tag 20-20 minutes interaction. Kasi ang SMNI, ano yan, gamit ng mga Duterte sa propaganda machinery nila. Excuse me, ha? Those are political intrigues and malicious intent to wedge conflict within the political unity of the Marcos and Duterte in this court. Lahat, kung hindi pa nakarating sa korte, ay dito sa programang ito, isisiwalat namin kung sino at ano ka at ano ang mga ginawa mong mga operations in behalf of the city. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito doon sa binanggit ni Mangarin, granting for the sake of discussion na ang mga Duterte nakakapagsalita sa SMNI, what's wrong? What's wrong with that, Teddy Casinio? Kasi ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay kanyang tinutumbok kung ano kayo. Isinisiwalat niya, dinagdagan niya ang mga ginagawa namin sa laban kasamang bayan. Natutuwa kami na nandyan siya sapagkat ang taong bayan ang kikinig sa kanya. So anong mali kapag isinisiwalat ni Pangulong Duterte ang paglaban-laban sa kriminalidad, sindikato sa droga, mga kurakot sa gobyerno? Mali ba yun, Teddy Casinio? Nabigyan dito ng pagkakataon na maisiwalat yan sa SMNI? Mali yan sa CPP kasi gusto nila Teddy Casinio magulo ang Pilipinas. Yun. No? Pangalawa, paano naging hindi patas ang SMNI? Eh lahat po ay pwedeng magsalita dito, walang pinagbabawalan. Kayo lang ang hindi pumupunta dito. In fact, if you will be available tomorrow, Carol Araulio, ikaw, si Atom, si Franz Castro, i-accommodate naman kami tag 20-20 minutes interaction. Just go here sa ating broadcast online sa dito sa May Makati. In-invite namin kayo ilang beses na yan eh. So hindi totoo yung sinasabi mo na exclusive para sa mga Duterte propaganda ang SMNI. That is farthest from truth. And number three, taong bayan po ang tumatanggap ng mensahe na mga Duterte, daanan lang ang SMNI. If Duterte, si Sara Duterte bilang vice presidente, at si Rodrigo Duterte bilang former president are talking lies and they are misleading and manipulating the people will know it and they will not embrace them. But look at, Inday Sara is one or among the most trusted cabinet members of the President Bongbong Marcos Jr. and the highest trusted because of her performance as DepEd Secretary and as Vice President. In other words, she is an asset to the Marcos administration. Bakit mo intrigahin ang mga Duterte Marites at mga Marcos? Marites kasi ang mga CPP na yan. At ang panghuli, ma'am, Rodrigo Duterte, in spite that more than one year or mag-2 years na siyang wala sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, pag isurvey mo, nangunguna siya sa lahat ng survey, ano man ang takbuhan niyang posisyon. And he is still accepted by the people as a senior state elder and more than 70 to 75% ang kanyang public approval rating kahit survey niyo pa yan. Kasi sila? Kayo, less than negative 25, 30, 40, 45. Sinusuka na kayo ng taong dahil bayan. Dahil sinusuka kayo ng mamamayan. So, iyon pong dahilan kung bakit hindi kami nahihiya na sabihin not only the Dutertes are open to speak about our country, the situation of our people, and about the government and the problems that we face. Lahat po ng mamamayan ay mayroon pong puwang sa SMNI. Nagkataon lang po na may programa dito si Pangulong Rodrigo Duterte, kaya itigil mo na ang mga malisyusong mga intriga mo. Iniwasan mo pa, ha? Sinadya mo pang sinabi na kasi ang SMNI, ano yan, igamit ng mga Duterte sa propaganda machinery nila. Excuse me, ha? Those are political intrigues and malicious intent to wedge conflict within the political unity of the Marcos and Duterte in this government. And also, no, SMNI is really and truly for nation building. Nobody can question the sincerity of SMNI. And you, Teddy, what are you? You're the CPP, NPA, NDF. And what is your goal? Tagapagwasa. Your goal is to destroy our government. Correct. Your goal is to destroy our country. No, so, sabadiha.
Sabadiha. Sabadiha. Shut up, man. In English, shut Sabadiha. Up. Makikita naman tayo eh sa korte kasi kinasuhan mo kami ni Ma'am Lorraine. Pakinggan mo kung paano ko i-describe sa korte kung ano ang operations mo bilang next CPP. Next month yun, ano? Oh, next month. Bilang CPP. I-describe mo muna dito, Eric, para malaman ng taong bayan kung sino yan si Teddy Casino. Eh, nung kabataan pa kami, recruiter na ito, kagaya ni Pahilga ng mga kabataan para mag-MBA. CGP muna ba ito? Nag-College Editors Guild of the Philippines ito. At ito ang binuo na party group leader ng Communist Party sa CGP. College pa siya nandyan. So napakarami na palang atraso nito sa Pilipinas. So napakarami na, hindi na siguro imahinasyon nito, na napakaraming mga anak natin ang namatay dahil ni-recruit ni Teddy Casino. At dahil sa kanyang panunulsun at mga propaganda. Yes. Tama yes. yun. And ako mismo ay ang isang hindi kita makalimutan, binigyan mo pa ako ng pera para pagkuhana ng pamasahe mula sa Boracay ang mga CPP operatives na pumunta doon. Mm. Like sina Nathaniel Santiago at iba pang mga pinagpapunta noong panahon na tayo ay nasa Boracay, Teddy Casino, at ako at si Randy Malayaw ay mga party collective mo doon temporary sa area na yon para magsagawa ng National Convention ng College Editors Guild of the Philippines. Kaya idedetalye ko ito lahat. Kung hindi pa nakarating sa korte, ay dito sa programang ito, isisiwalat namin kung sino at ano ka. At ano ang mga mga ginawa mong mga operations in PNDIP. Kagaya niyan si Attorney Jobert Pahilga na nagsa-NPA kami diyan sa bahay niya sa may dagat-dagatan na butas. Alam mo, nagbibigay pa ng pera. Alam mo, yan si Teddy Casino, sila Jobert Pahilga, napakaraming mga anak namin ang namatay at nasira dahil sa inyo. Yes. So dumating na ang araw ninyo, low-lying fruit kayo. Sana unahin kayo ng DOJ. Yes. Sana kayo ay malagay sa preso. Napakarami ng atraso ninyo sa Pilipino. At magpipiesta ang taong bayan kapag hinatulan kayo ng katarungan sa inyong pagpromote ng terorismo, karahasan, pangbubomba at pagre-recruit laban sa kabataan at mamamayan na for so long a time hindi kayo hinabol ng batas. Dapat na managot kayo sa batas. Anong posisyon ni Teddy Casino sa CPP, Eric, ngayon? Anong tingin? Nasa NUFC siya, mami. National United Front Commission. Ang NUFC ito ang in charge sa pagpapatakbo ng bagong alyansa makabayan. Ang bayan na nagpapayong sa mga sectoral front organization na nire-recruitan ng mga kabataan at iba pang sektor. So parang ang bayan ay equivalent ng NDF. So ang NUFC din ang nagpapatakbo ng mga kampanya, welga, rally, alliances at infiltration at mga party list. Salot. So siya ang isa sa mga pinuno ng Communist Party na kumukumpas sa urban infiltration operations. And I can tell you, isa siya sa pinakasusuklaman ng Pilipino. Correct. Dahil kilalang kilala ka na ng Pilipino, Teddy. At saka dahil tinanggalan ka na namin ng maskara dito. Oh. Correct, Eric. At yan niya. Huwag nilang kakalimutan na meron ng pangil ang ating anti-terrorism law ngayon na talaga naman sisiguraduhin ng DOJ na mananagot po kayo sa inyong mga kasalanan sa taong bayan. At don't forget from ka, Ma'am Lorraine, 1.2 million votes ninyo ang tinigbas ng mamamayan sa bayan muna kaya hindi ka nanalo. At hindi ka mananalo muli. Siguraduhin namin yan through the people's participation. Eric, may tanong ako tungkol dito kay Teddy Casino, no? Wala siyang hanap buhay. Wala. Wala siyang hanap buhay, right? Pero paano, why is it that his sons studied in La Salle Green Hills at marangya at komportable ang buhay, wala siyang hanap buhay. At ang tuition sa La Salle man per semester hindi bababa yan sa mga 400 to 500,000. Really? Ang mahal yan, doon kalahating milyon, so dalawa tatlong anak niya. Hindi naman, siguro mga 150, 200, mga ganon. Yes. Pero dalawa so kung wala siyang income, so saan siya kumukuha? Sa Communist Party, sa mga kinukutong nila. Pero bakit yung walang dinakaaral mga anak nila? Yun ang pinaka-ipokrito na kalagayan. Ipokrito ka, Teddy Casino. Dahil malapit ka sa pamunuan, namumuno kayo, at kayo ang ginagamit ng mga kadre, ang pundo na napakalaki ng NDF sa pangungutong, extortion at racket sa mga NGO, including sa party list na pinapagamit sa inyo para ilusot ang milyon-milyon na pondo, kayo nakikinabang. At yan ang mga dapat singilin sa inyo ng mamamayan. Eric, okay. One last question. Eric, nagtataka lang ako. Kasi bumubulusok na ang CPP. Why is Teddy Casino and all of these urban operatives, bakit kumakapit pa rin sila sa CPP? Sapagkat yan ang kanilang kabuhayan, yan ang kanilang kapritsyo, pondo,
at yan ang kanilang mga benepisyo. Kahit na nagkakandamatay man ang mga anak natin, wala silang pakialam doon. So could you help us understand that? Kasi tatay ito eh, di ba? Hmm. So ano yung umaandar sa utak ng isang katulad ni Teddy Casino na may mga anak, pero yung mga anak natin ang ginagawa at nagkakandamatay, ano nararamdaman nito? Wala silang nararamdaman, ma'am, sapagkat ang unang pinapatay at winawala ng CPP, NPA, and then kapag ikaw ay na-recruit, ang pagkakaroon mo ng konsyensya. The loss of your conscience, ang pagkawala ng sense of humanity mo, at ang iyong pagtanggap ng karahasan, panggugumba, pangaambo sa kapwa mo, sa kapwa Pilipino, magagawa mo lang yan, ma'am, na kung wala kang konsyensya sa sarili mo. Wala ka ng degree or anumang antas ng sense of humanity o pagpapahalaga sa sangkatauhan. And that is exactly how the brain... Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.